Hello po, ngayon ang aking ituturo sa inyo ay paggawa ng name video motion using KineMaster. So ang napili kong pangalan ay ang pangalan ng aking best friend Cecil. Yun ang ituturo ko sa inyo kung paano paggalawin ang kanyang pangalan sa video. Hello guys, ito gawin natin. Hello po, ito pa ang gagawin natin ngayon. Pumili tayo dito sa media ng image asset. So dito kukuha tayo ng image asset, piliin natin yung black. So piliin natin ang black. Yan. So adjust natin ang duration hanggang 10 seconds. Ayan, 10 seconds na siya. Tapos dito, piliin natin ang layer, hanapin natin ang text. So, magsusulat tayo. So, ilagay natin ang pangalan Cecil. Nakatulad ng sinabi ko, ay ang pangalan na Cecil ang aking gagawing video motion. So, let's okay. Ayan na. Ayan na siya, Cecil. Tapos, gawa tayo ng magandang fonts. Ang gusto kong fonts ay Vivan, ayan, para klarado siya. So, ayan. So, adjust natin ng konti ang size niya. Adjust natin ng konti, ayan. Medyo tumabingi. Ayan. So, Cecil, kitang-kita natin. Pumili tayo ng kulay. Piliin natin ang light blue. Ayan. Tapos, adjust natin ang kanyang duration hanggang 10 seconds. So, ito yung duration. Ito yung duration. Ang haba niya is 10 seconds. Yan. Okay na. So, i-play natin ng konti. So, ayan. Ayan. Pagkatapos natin yan ma-play, since okay na siya, i-save na natin yung video. Click natin to. Nasa taas. Ayan. Tapos, magsisave na siya. Pili tayo dito ng kung anong gusto natin sa size, sa resolution, tsaka sa frame rate. So, okay naman ang aking resolution at frame rate. Yan na mismo ang aking pinili. So, isave na natin ang video. So, madali lang siya. Skip mo lang yung ads. Yan. Tapos, madali lang yung magda-download. Kasi, mababa lang siya eh. 10 seconds lang. Ayan, nagda-download siya. Ito yung X na yan para balik na tayo sa editing. So, ayan, nakasave na yan dyan. Dito, nakasave na yan dito. So, gagawa ulit tayo ng panibagong video. So, back to create one. So, back to create one na tayo. Ayan, so, ito na pindutin ulit natin ang create new. Ayan. So, dito sa aspect ratio 16:9. So, pindutin natin ang next. Tapos, gawa ulit tayo ng image asset. Kuha ulit tayo dito. Piliin ulit natin yung black color. Ayan. So, adjust natin ang kanyang duration o ang kanyang haba sa 10 seconds. Ayan. Since okay na, click natin yan. So, gawa tayo ng design kung anong gusto nating maging design. So, dito tayo sa layer. Piliin natin yung handwriting o yung brush na yan. O, since meron na tayo, nandyan na nakaset na sa writing pala, meron kang papipilian dyan. May pencil, may brush. Piliin natin yung brush para maganda. Tapos, ang kulay na gusto ko is yung medyo makulay. So, piliin natin ang yellow. Ayan. Dito, magsusulat tayo dito. So, sulat natin ang yellow. Ayan. Ayan. Next na kulay piliin natin is puti. Ayan. So, sulat ulit tayo ng design white. So, next na color is piliin natin ang light green. Ayan. Light green. Ayan na siya. Next ulit natin na color is pumili tayo ng pula.
Oh, ayan. Pula. Ayan. Tapos, ang duration na yan ay pahabain natin hanggang sa dulo. Tapos, para masakop natin yan, dito, pindutin natin yung tatlong dots na yan. Tapos, pindutin natin ang duplicate para ma-duplicate yung image. Ayan. So, ayan. Diba? Ayan. So, pwede natin baligtarin. Pwede natin... Dali. Pwede natin siyang baligtarin para mag-mix ang iba't ibang kulay. Ayan. Ayan. So, ayan. Nag-mix na yung green tsaka yellow. So, isa pang font natin, gawa pa tayo ng isa pang duplicate. Pindutin natin ang duplicate. Isa pang image para sobrang ganda talaga ng ating. Ayan. Ayan. So, gawin natin siyang, gawa natin siya ng animation. Ayan, pindutin natin itong animation. Dito tayo sa floating. Ayan, floating. So, ayan na. Tapos na tayo dito sa unang handwriting. Piliin naman natin yung isa pang handwriting. Hanapan natin siya ng animation dito. So, sa floating pa rin tayo or squishing. So, ayan. Napindot natin squishing. Ganyan ang kanyang motion. So, isa pa. Handwriting ulit. Yung isa pang handwriting. Piliin natin siya ng animation. Pwede rin ang blink slow. Ayan. Ayan. So, i-okay na natin. So, nagmumove yan. Ayan. Laging nagmumove yan hanggang dulo. Tapos, pagkatapos niyan, pindutin ulit natin ang layer. Naalala niyo yung ginawa nating pangalang kanina. Hanapin natin dito sa media. Ang ginawa nating pangalang kanina ay ang Cecil. So, ilagay natin ang Cecil na yan. Pindutin natin ang Cecil na video at ipatong natin dito sa ating ginawa. So, gawin nating pantay doon sa video ang Cecil na pangalan. Ayan. Tapos, ayan na, diba? Pindutin natin ang chroma key. Chroma key. Ayan. Tapos, i-on lang natin siya. On lang natin siya. So, ayan na. So, ayan ang pangalan na Cecil. Ayan. So, may motion na, di ba? Cecil. So, ganyan ang video motion magic trick. Sana may natutunan kayo sa aking konting pag-i-edit. Simple pero maganda. So, ulitin natin. Ayan, nakikita ang pangalang Cecil, di ba? Salamat sa panonood ng aking channel. Check the mic and make sure it sound right, boys.